Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Yes! Magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday, September 17. Ako po si Attorney Nick at pansamantalang tumatao umuli rito on behalf of sina Attorney Trixie na may inasikaso ngayon, si Madam Mocha. Kahapon nakasama niyo po silang dalawa, si Attorney Ahmed, Banat Bay, at saka of course si Drew Olivar, no? Para lahat sila kasi may inaasikaso na naman eh. So ako ngayon ang tatao rito. Unang-una batiin ko po mamaya babatiin ko yung mga babatiin ko. May nangaasar dito kasi. sige. Ngayon na Tuesday, ang oras po natin ay 12:01. Samahan niyo po ako. Paki-like ng like and like niyo po to at saka i-share niyo lang po itong programang Tambayan dito sa DWIZ. Meron po tayong hotline 470. Ang gulo kasi ng kasama ko rito. 470-1750 hanggang 54 o kaya 0918-350-2378. Ayan. Ano mapapag-usapan natin? Marami actually eh ngayon. Pero itatry natin, baka makontak natin si Drew para masaya ang ating hapon. Kumusta kayo dyan mga katambay at mga tambayers? Again, ulitin ko po, i-like nyo po ng i-like at i-share nyo lang po ng i-share itong programang ito. Okay, ngayon unahin natin yung mga magagandang balita natin. Okay, maganda ba itong balitang to? Siguro ano na lang, pag-usapan na lang natin. Kasi mayroon palang panukala or napuna. Or napansin itong si Senator Joel Villanueva. Okay? Ano ang sinabi niya? Kasi alam niyo dito sa bansa natin kasi, 'di ba, parang nagdadagsaan na yung pogo. Yung siguro sa mga hindi pa nakakaalam, yung pogo ay yung tinatawag natin online gaming operations dito. Eh ngayon nagsalita rin siya. Sabi ni Senator Villanueva na kailangan daw nagko-comply sa taxes itong pogo natin, yung mga online gaming operations dito sa Pilipinas. At hinihikayat niya ang Department of Interior and Local Government or DILG na i-enforce or hikayatin din ang mga local government units na ipatupad yung mga pag-comply nitong mga pogo sa mga batas natin. At pati yung Department of Finance, sabi rin ni Senator Villanueva na dapat daw itong Department of Finance natin ay maging mas stricto daw. Ngayon, ito yung napuna ko lang. Sabi, tama nga naman si Senator Villanueva na dapat hikayatin ang mga pogo na magbayad ng tamang buwis. Kaya lang, mukhang hindi saklaw kasi ng DILG ang pagbabayad ng buwis o ang tax compliance, kasi yan ay mandato para sa Department of Finance. Hindi yan covered ng Department of Interior and Local Government. Magkaiba yung dalawang departamentong yun eh. So yung Department of Finance ang dapat na mag-focus dyan. Eh yung tax compliance kasi under yan ng Department of Finance, BIR yan, ano? And I'm sure the Department of Finance will do its part, ano? Kaya nung sinabi niya na DILG daw ang dapat na mag-convince dito sa local government units, medyo taliwas yan kasi hindi naman talaga LGU ang saklaw yan. Saklaw lang ng LGU yung pagdating sa mga business permits. Okay? So, yan po. Batiin ko muna pala itong mga kasama natin dito. Okay? Si Beb Saban Almuzaini, si Feli Caballero, si Ethel Pichi Chikuhana. Good afternoon daw. Konnichiwa from Japan, si Priscilla Kojima. Vini, kala ko like itlog ng pugo.
Okay. Tapos si Marilu Peralta Laca, sabi niya, wish ko sana regular ka na dyan sa Tambayan para araw-araw na akong nanonood. Wow. Salamat po. Kaya alam, may trabaho rin naman ako. Nagkakalat din naman ako sa ano, sa Quezon Ave para kumita. Joke lang yun. Baka maniwala kayo. Kasi sa gabi ako doon lumarampa. Hindi pala sa umaga. Medyo haya ko ngayon. Ewan ko ba, huwag kang ngingiti dyan ha. Kasi may alam itong isa dito eh. May sikreto kasi yung mga kasama ko rito eh. Inaano daw ako eh. Anyway, good afternoon rin dito kay Gigi Ibuyan Custodio. Gusto ko masayang inyong tanghalian ngayon ha, mga, yung mga nasa Pilipinas. At yung nasa ibang bansa, gusto ko happy lang tayo, no? Gigi Ibuyan Custodio. Ay, maraming salamat pala kay, ano, kay Sir Edwin Eusebio kasi siya yung tumaon nung, ano, nung last Friday. Eh, hindi rin ako makarating kasi noon eh. And then, naku, nakalimutan ko palang batiin nung September 11 kasi nandito ako eh, pero hindi man lang ko na, hindi ko na nabanggit, syempre ano birth anniversary, di ba, ni former President Marcos. Eh, syempre nakikinig naman dito si Senator Aimee Marcos, hindi ko man lang nabanggit. So anyway, sa mga nakakaalam, birthday rin po pala ni former President Marcos nung September. Pero pala kami September, ano. So, sino pa babatiin ko? From Dubai, Rowena Martin, Vini. Okay, gandang tanghali rin, JC Tan. Terry Lynn Beho Artus, magandang tanghali. Sa lahat ng mga katambay natin at saka mga tambayers. Ayan, watching from Tokyo, Dori Yokosuka. Patricia Ishii. Okay, babanggitin ko ulit yung mga iba. Merlita Palmer, kasi dami po eh. From Alberta, Canada, James Bala. Wag Rakinyo, mga sana namimiss ko na si Miss yung class valedictoria natin, si Ma'am Agnes. Zach Dizon is watching. Zina, Lisa Jane Stoney, Johnny James Borgenson from Sweden, Margaret Magsaysay, konnichiwa ulit from Ibaraki Ken, Japan, kay Perlita Ishiro, Glory Angiwan, Misha Jabans, Ami Powell. Alam niyo, meron ako nakilala palang datu last Saturday. Eh, binanggit ko yan kay Attorney Trixie kahapon, kaya lang i-schedule natin kasi gusto ko sana pumunta siya rito. Live ninyo mapapakinggan isang datu from the Manobo tribe na representative siya ng indigenous people. At sinasabi nga niya yung mga hinaing nila. Kasi parang ano yan eh, i-connect natin yan dun sa mga bisita rin dito dati ni Madam Mocha, di ba? Mga lumad ba yun? O basta yung mga indigenous people. So, yayayain din natin siya. So, yun ang balita natin. Una, yung kay Senator Villanueva na sinasabi nga niya dapat daw mag-comply. Of course, dapat mag-comply ang POGO dito sa tax laws natin. Pero ang mandatong yan ay nasa sa Department of Finance. Ang saklaw lang ng DILG sa mga LGUs ay yung pag-comply sa mga business permits and other permits, di ba? Ayan. Okay, so abatiin ko rin pala si PJ. Ayan, nakikinig siya. At saka, of course, pagaling ka, Zaka, nami-miss ka na ng mga dumbbells mo. Ayan, binati ko na kayo. At saka, yung mga kasama kong mga tumador kagabi, ayan, babatiin ko kayo ha, si Chopot. sino pa ba? Si Sir Jem at saka si yung napakadaldal na kasama namin si Jeb at saka sino pa ba? Oh, yun lang, kami lang pala. Okay. So ayan, ngayon, alam niyo ba ngayon recently mga katambay, eh 'di ba may mga sa Saudi Arabia, 'di ba yung drones? Tama yan, Kuya Winner, ano? Yung drones nag-inattack daw yung Saudi Aramco, 'di ba? Eh ngayon, dahil sa attack na yon, may posibilidad na tumaas ang presyo ng langis worldwide. Okay? Eh ngayon, itong si Senator Gatchalian, napunan niya to at sinabi niya, kasi siya yung chair kasi ng Committee on Energy sa Senado. At ang sabi niya, dapat daw yung Department of Energy natin at saka yung mga oil companies magkaroon ng contingency plans. Okay, kumbaga advanced thinking tayo kasi nga dahil doon sa drone strikes na nangyari sa Saudi, baka tumaas ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Kaya sabi niya, ngayon pa lang, dapat magkaroon na ng contingency plans ang Department of Energy at saka ang mga oil companies. Alam niyo kasi mga katambay,
merong 15 to 30 days na inventory ang mga oil companies natin to cushion the effect just in case na mawalan nga ng langis or bumaba ang supply ng langis. So may 15 to 30 days na cushion yan. So ang hinihiling ni Senator Gatchalian, sana nga magkaroon ng diversity ng mga supply sources. Hindi yung nakasalali lang tayo sa iisa. Kasi kagaya niyan, kung tayo ay nakasalali nga dito sa Saudi Aramco at may naganap na ganyan, patay na, di ba? So kailangan merong ibang sources ng langis. Kasi ang ating mga maraming companies natin dito, nakadepende yan sa langis. At tapos, yung nga lang, sinabi rin niya na yung impact, kasi may mga ibang mga legislators na humihirit na tataas na daw kaagad, ayan na naman, mananakot na naman. Parang sa inflation, di ba? Nananakot. Pero hindi ibig sabihin na talagang tataas na kaagad. Kasi yung adverse impact o yung hindi magandang impact dito sa ating bansa ay hindi pa tayo sigurado or nakatitiyak. Masyado pang premature para isipin natin. Subalit, kahit na premature yan, maganda paghandaan na rin natin. Kaya tamang sinasabi ni Senator Gatchalian na dapat magkaroon tayo ng contingency plans ngayon. Alam nyo kasi, magkakaroon ng price hikes yan eh. At yung ibang mga negosyante, mananamantala na naman yan. Kahit na hindi pa tumataas yung presyo dito, tataasan na nila. Yun ang mahirap. Eh di syempre, pag tumaas yan, kaakibat din dyan yung pagtaas na naman ng mga, yung pagtaas ng bilihin, yung mga basic commodities natin. So kailangan ma-check na natin kaagad yan bago pa tumaas. At saka, alam nyo, meron kasi yung sa taxes din natin, kapag yung sa yung presyo ng krudo, eh meron tayong mechanism din para i-address yan. So dapat tingnan na yan, ano? Pero huwag naman tayo mag-panic kasi hindi pa naman talagang ganyan ang impact. At saka, alam niyo mga katambayers, maganda rin na magkaroon tayo ng other sources. So hindi tayo nakadepende lang doon. Eh base sa mga news reports, kumukuha rin pala tayo sa Qatar at kumukuha rin tayo sa Kuwait at saka dito sa nearby countries, although maliliit lang, let's say Brunei, Malaysia, kumukuha rin tayo dyan. Alam nyo, kaya maganda rin na magkaroon tayo ng ibang sources eh. I think yung sa West Philippine Sea nga ay may potential yan, di ba? So, maganda na i-open up din natin yan for oil exploration. Kaya yung plano nga ni President Duterte regarding this, makakabuti yan. Kasi kung nakadepende lang tayo sa Saudi Arabia, ganyan nga nangyari, ay wala, mahihirapan tayo. Tayo ang magsasacrifice, tayo mahihirapan, ano? So yun. Tapos, ito pala sa September 30, nagbabanta na naman ang mga grupo, mag-strike daw sila. Yung mga public utility jeepneys at saka yung mga UV Express kasi i-phase out na nga raw sila. Kaya mag-i-strike sila. Alam nyo, ano eh, mga katambay, itong strike nilang to, napag-usapan na kasi yan eh. Yan ang palaging threat na nila eh. Pero nung nasa Senado ko noon, pinag-uusapan na yan kasi nga dapat mag-migrate na tayo from yung masyadong base sa gas to electricity. Kaya nga nagkakaroon ng mga incentives kung magpapa-convert ka yung hybrid vehicles, may incentives na yan. At the same time, tinataasan din yung buwis para dyan. Tapos kaya nga nagkaroon tayo ng pantawid pasada eh. Kasi nga yan ay to gradually remove or to gradually modernize yung ating mga public transportation, kagaya ng mga public utility jeeps o kaya PUJs at saka yung ating mga UV Express. Okay. Alam nyo, dapat isaisip ng mga public transport operators na ito na ang binibigay sa kanila ay isang privilehiyo lang. Franchise yan eh. So hindi yan karapatan kaagad. Binibigyan sila ng privilege at kaya nga sila binibigyan ng tinatawag nating CPC or Certificates of Public Convenience. Hindi siya Certificate of Private Convenience. Hindi yan dahil sa konbinyente ng mga operators. Kung hindi yan ay para sa konbinyente ng publiko. Kaya sila binibigyan ng CPC eh. Nakakalimutan niya ng mga tao eh. Kung humirit sila, parang sinasabi nila, negosyo daw yon. Oo nga, negosyo niya kasi kumikita sila. Pero
kaya sila nakakapagnegosyo dahil binibigyan sila ng CPC, ng pamahalaan. So dapat ang interest is the public, hindi yung private interest nila. So kailangan talaga mag-modernize sila. Kaya itong strike nito, yan ang palagi nilang panakot eh. Kaya yung mga tao, kaya dapat connected eh. Diba? Kaya masilimuot itong si Atrevida Lady, pinipigilan yung emergency powers. Eh kailangan niya kasi connectado yan eh. Kung maganda ang public transport system natin, edi walang problema kahit na mag-strike itong mga public utility jeeps, di ba? O sige, itutuloy po natin yan kasi 12:50 na po ng tanghali. Magbabalik po ang Tambayan. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Maraming salamat po. Nagbabalik po ang Tambayan. 12:70 na po sa Philippine Standard Time. Okay, batiin ko po ulit yung mga nakatutok. Ano? Oo nga, wala si Boklo. Sabi ni Ethel Pichi Chikuhana. Oo nga eh, cannot be reached ang Boklo. Siyempre, hindi ko alam kung nasaan na naman yun. Namamalengke na naman, ano? Palagi, eh, no? Tanghaling tapat, namamalengke. Okay, si Maria Angela Canding. Hi! Ang problem, ano sabi, mahal din ang kuryente sa atin. Correct, mahal ang kuryente sa Pilipinas. Kasi nga, coal-based pa rin eh, ang mga industries natin eh. At hindi pa solar. Kaya nga, yun ang naging problem noon. Anyway, we hope na ma-address yan at bumaba na rin ang presyo ng kuryente nga. Sabi ni Georgie, Atrevidang Ampuyan, kasing tama ng, hindi ko masyado naintindihan. Sorry po. Sara Tordera, hello everyone, sabi niya. Happy nandito daw, sabi ni Ethel. Sino ba to? Si Ami Buchan Kabatos Dupa. Bakit ba nagkaganito ang sistema sa internet? Inutil talaga. Oo nga, palaging ganun. Parang sinasabotahe po ang FB pagka time na ng Tambayan. Pero wala silang magagawa kasi number one naman talaga ang Tambayan tuwing 12 to 1 sa AM radio station sa bansa. At nakakatuwa na bahagi ako nito. Somehow, nakakatulong ako sa pagpapalaganap ng totoong balita. At hindi yung mga kalokohan na ini-spread ng mainstream media, no? Yung ibang mainstream media. Sabi nito, sabi ni JM Co. Manahan, sabi niya, mali po balita ng two big media sa Pogo na puro Chinese lang daw Pogo workers. 20,000 Pinay workers sa Pogo. Yes, kaya nga yung mainstream media, mali-mali ang mga nire-report nila or kulang-kulang eh. Kasi nga slanted sila. Gumagawa talaga sila ng paraan para pabagsakin or pasamain ang imahe ng presidente natin. Napaka ano talaga. Kaya kailangan bantayan talaga natin eh. Sana nga lumabas na rin yung desisyon ng PET, Presidential Electoral Tribunal, dito sa kaso na isinampa, di ba? Yung sa election protest involving itong si Madam Leni at saka itong si Bongbong Marcos, di ba? Sana lumabas na yung desisyon na yan. Eh ngayon nga, medyo panay-panay ang press release nitong kabilang parlor eh, di ba? Nagpapaganda ng imahe. At siyempre, tumatiming sila kasi kung adverse ang magiging desisyon laban sa kay Ethel Buba. I'm sorry. Pag lumabas kasi yung desisyon na yan, ang gagawin nila, titirahin nila yung PET, yung Presidential Electoral Tribunal. Kaya ngayon palang mini-mental conditioning na naman ng mga tao. Buti na lang may social media eh. Kaya i-like nyo po ito ng i-like at i-share nyo po ng i-share para mas maraming makaalam ng katotohanan. Joshua Sabalande, Reyes Siva from Las Vegas. O batiin ko lang ulit pala si JP ha. O bukas ha, tandaan mo na. Ayan. Kasi may ganap yan bukas. Oo, mukhang excited siya eh. Okay, alam ko na kung bakit high si Attorney Nick. Nandiyan ang element of love. Intrigera ka ha, Ethel Pichi ha. Pero gusto ko yan, gusto ko iniintriga ako. Kung akala ng iba, masisindak ako sa mga intriga. Hindi, jojoin pa ako. Palalakihin pa natin ang mga intriga, di ba? Magsawa kayo sa intriga. Bakit haya ko ngayon, winner? Kuya winner, ano? Bakit ako haya noon? Daldal ko, no? Di pa kasi ako na... gutom na rin pala ako. Oo. Uy, maraming salamat sa nagpadala sa akin ng mga gift nila. Kuya Bina, meron pala akong promise. Dadaling ko rin, ha? Oo. Magdadala ako. Kalimutan ko na naman. Okay, si Pimon Thicases Abad.
Hindi ko alam kung kailan babalik si Boklay. Alam niyo kasi marami na si Kaso. O yung kanyang ano, Lodestar. Yung mga gusto ng mga medyo mga pang-display ng mga crystals sa inyong mga bahay. Suportahan ho natin si Bokla kasi totoo yung kanya mga binebenta, nakakatulong at ako ay isa na rin sa mga naging beneficiaries niya doon. Wendell Castillo, binabati ko rin. Good noon from London. Aba, umaabot rin tayo sa London, ano? Mike Sabrine. Sabrine, tama. Mary Jennifer Brodeth. Sabi niya, dapat sa'yo na lang yung show. Ay, hindi po. Ano lang po ako, saling kit. Saling pussy. Kasi show nila to, di ba? Eh, pagka wala sila, ako naman ay isang abang utusan lang. Sunod naman ako. Kaya nandito ako. Pero meron naman akong nag-FB Live rin naman ako dun sa aking Nick Nangit Musician Spirit Questor page. Nagsishare ako daw about music at saka about yung mga kababalaghan. Sana nga kung nandito si Drew eh, try natin ulit kontakin, no? Mamangko tayo ng kaunti. And then, meron din naman ako yung NCN Law page para sa mga updates tungkol sa batas. Okay. Batiin ko rin si Cheryl Bailon Okay, Gian Lim. Hi, Gian. Si Yusuna, Yanni, Natividad Nino. Sabi niya, ayun, bumabati rin siya. Si Vini, si James Agdamag, watching from LA. Thank you pala sa friend ko, si Abe. Naku, long time friend ko yan nung college pa. Bumalik siya from the US. At maraming salamat doon sa regalo niya. Kasi wala nang available dito sa Pilipinas eh. Yung book 1 ng John Thompson, wala na eh. Hanap ako ng hanap. Nag-stop na sila ng reprinting. Yun ang pinakamaganda kasi meron akong scholar. Meron akong tinuturuan ngayon. First student ko. First and only student ng piano. Para may magmana. Pamangkin ko. So, binigyan ako. Natutuwa ako kasi straight from the US. Pagdating niya rito, binigay niya sa akin. Niregalo na lang niya sa akin. Sabi ko, ay salamat kasi nga belated birthday ko daw. Yung regalo niya, binigay ko naman sa pamangkin ko. Kasi regalo ko naman sa pamangkin ko. Okay. So, yan. Tapos sabi nito, sabi ni Wendell Castillo, nasaan na po si Boklo? Matagal ng absent. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung nasaan si Boklo. Alam niyo, pag ako iniiwan dito, hindi sila nagsasabi kung nasaan sila. Nabibigla na lang ako pagdating ko, walang tao. Ako lang at saka si Kuya Winner. Kaya samahan niyo po ako. Okay. Now, pag-usapan naman natin. May balak na magtayo ng isang Philippine Coast Guard radar station sa Balikasag Island, Bohol. Worth 32 million pesos. Maganda yan ha. Kasi kailangan natin yan eh, yung radar station, lalo na sa Bohol area. Alam nyo, kasi may part sa Philippines na... Alam niyo yung may part sa western side, even sa eastern side ano, na dumadaan ng mga international submarines. Hindi lang natin namamalayan 'yan. Dumadaan 'yan eh. Pero ang ating Philippine Coast Guard kasi masyadong under-equipped. Kulang na kulang talaga sila. Kaya maganda 'to kung magtatayo nga ng isang radar station dito sa part na ito ng Bohol. Suportahan natin 'yan. And then ito pa, may magandang balita tayo no. Maganda in a way na nahuli. Arestado ang isang pedophile na taga Florida, okay, USA. Arestado siya ng Bureau of Immigration at ide-deport siya, okay? Bakit? Kasi ang pangalan nito si Samuel Thompson. Nagkakalat siya sa Angeles City. Pampanga, 'di ba? Pampanga 'yon, no? Nagkakalat siya. Nagkakalat siya doon na nag-request kasi ang US sa Philippine Bureau of Immigration na kung makita nila yung whereabouts, kasi nababalitaan nila na nandito doon sa Pilipinas, itong si Samuel Thompson, at kung siya ay mahuli, kailangan ibalik siya sa US. Okay? Bakit? Kasi doon ay may warrant of arrest siya sa isang korte sa US for child pornography. O, pedophile ito eh. O, yung mga bata, minumolestya, at gumagawa siya ng mga scandals involving mga bata. At for illegal drug possession, nahuli siya recently. Nahuli siya itong si Samuel Thompson at ide-deport po siya sa US. So magandang balita yon para mag-serve siya ng kanyang sentence dun sa Florida court. Ano? Sa Amerika po ito, arestado to. So alam nyo, hindi ito feature ng mainstream media eh. Pagka Chinese,
Talagang bongga ang kanilang ano, no? Akala mo Chinese lang naman ang nahuhuli. Pero meron kasing ito, American nito, pero hindi nila binibigyan ng pansin, ano? Eh, dapat isabihin natin na hindi lang naman mga Chinese ang nahuhuli, kundi pati mga ibang nationalities. Kagaya nito, isang Amerikano na involved sa child pornography. Alam niyo, minsan nakakita ako ng ganyan, yung bata, tapos ano, nakaka-shock. Kasi syempre yung bata walang kaalam-alam, ano? Parang edad yata nung batang lalaki yun eh. Siguro baka mga wala pang 10 years old. Oo, nakita ko eh, nakakita ko sa internet. Kasi di ba minsan maski nag-search ka, biglang may magpa-pop up, di ba? Eh biglang nag-pop up yung screen. Nakita ko, nagulat ako, sabi ko, kawawa yung bata. Kasi hindi mo alam. Siyempre, hindi niya alam yung ginagawa niya. Tapos, minomolestya siya. May ginagawa sa kanya yung foreigner eh. Maputi yung hair, Caucasian. So, ito mga ganito, ano to eh, disorder na talaga to. Imagine, bata, no? Although, sa ibang bansa kasi, meron silang mga child marriages. Meron pa rin ganyan eh. May kulturang ganun eh. Yung babae, batang-bata, ikinakasal na sa isang adult. Meron ganun. Pero, mangilan-ngilan lang to. Eh, sa kultura nila, meron ganun. Baka naman kasal lang yun, pero wala pang siping. Baka pagka nagkaedad na, magsisiping na. Pero itong makikita mo na minomolest siya ang isang bata ng isang nakatatanda, karimari-marin, no? Hindi, imagine mo kung may anak kang ganyan or kung meron kang apo or meron kang pamangkin na mumolest siya. Siyempre walang kaalam-alam yung gano'n, ano? Tapos kung ano-ano ang ginagawa sa kanya. Kawawa naman yung batang yun. O batiin ko ulit ha. Watching from Fujairah, UAE, United Arab Emirates, si Rogelio Jr. Tolentino. Barbara Castro, hi! Nakaka-good vibes ka raw panoorin from Hong Kong. Sabi ni Gigi Ibuyan Custodio, maraming salamat po. Aaron Santos, watching from Malabon City. Belgium, Fe Alinsug Ortiz. Ay, na-discuss na ba dito yung sinabi ni Mama Ricky Reyes? Yung nabanggit na dito, no? Kasi sa dami, hindi ko na alam kung saan ko nababanggit. Kasi kung saan-saan kasi ako rumarampang mga estasyon eh. Minsan nagiging guest co-host ako sa ABS, CBN. Tapos minsan naman sa GMA, ganyan. So, iba-iba. Kaya hindi ko na alam kung saan ko sinabi. Or minsan nag-FB live ako. Pero yun nga, sabi niya nga. Pero kasi nga hindi natin, parang wala tayong time for the soji. Although nabitin tayo dati, naputol. Kasi ang diniscuss ko lang yung simula nung anti-discrimination bill nitong si Senator Hontiveros. Meron pa, gusto ko i-discuss yung namang soji bill naman ni Representative Geraldine Roman para makita yung contrast ng dalawa. Kasi maliwanag na sinabi ng Pangulo natin na susuporta niya yung anti-discrimination for all. Hindi lang yung for that particular sector. O batiin ko muna bago tayo mag-break ulit ha, mamaya-maya. Si Fe Alinsuga Ortiz nga from Belgium. Si Pamela Villapane from Winnipeg, California. Canada siguro yan, ano? Yung Winnipeg, ano? Nagbebenta ng anik-anik pambayad sa ano? Sabi ni Mary Jennifer Brodeth kay Wendell Castillo. Oo, tama yan. Watching from Sydney, Australia. Wow, Marilu de la Peña Descalier. Ulitin ko si Lourdes Placido Santos. Maraming salamat po, no? Konti ko na sabihin Placido Domingo. Tenor nga pala yun kumakanta, no? Oh, by the way, magbabalik na ako ng concert ko sa February 2020. Ayan. Pero bago natin ipagpatuloy pagbati, isang munting pa break muna ulit tayo. 12:30 na po ng tanghali. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Yes! Wala, ginagaya ko. Kaya kumagaya. Masakit talaga sa ngalangala eh. Hindi ako sanay. Hindi stretched kasi ito. Hindi kagaya ni Boklo eh. Talagang maluwag na. Siyempre kung sino wala. Kasi pag ako wala, ako pinag-uusapan eh, di ba? Ngayon na wala sila ngayon ang pag-uusapan ko, di ba? Lalo na si Boklo. Mortal na kaaway ko yan. Alam niya yan. Oo, tama, oo.
Ayan. Abatiin ko muna ito si ano si kasi hindi ko na nakita yung mga iba no. Oh, si Zach Dizon ha, binabati ko 'yan. Mga guwapings 'yan at saka si JP Gan ha. Tapos si ano, sabi ni JM Comanahan, ex leftist from UP si Cardena. Cardema siguro 'yan. Oh, Marilu de la Peña Descalier, yes, I'll be there in February. I'll watch. Ay, salamat po February. Opening po ako ng Philippine German Month. Ako po yung featured artist. O, di ba, bongga? O, 3 years na ako hindi nagtugtog eh. Ngayon babalik po ako. Comeback po yan. Yung mga nasa Philippines po, mapapanood niyo po ako live. Yung mga wala po at hindi makapunta, sayang. Pero itatry namin mag-FB live. Iba yung actual eh. Oo. Ako po yung featured artist ng opening ng Philippine German Month. In-announce ko na kasi kinulit na ako ng aking music director eh na inayos na niya yan. Free yon, libre po yung concert na yon. Oo. At may balak kaming may gimmick kami. Basta may maganda yun eh. Kasi yung tutugtugin ko, bagay na bagay sa mga paru-paro. Ah, yan. Alam niyo na yan. Hindi mga paru-parong mabababang lipad. Okay. Ako lang yon. Okay. Batiin ko ulit. Ito ha. Shout out kay Annie Gatchalian Agni. Ayan, hindi pala Agnes. Agni, ayan, sorry. Dami ko ng cutting classes. Namimiss na kita, Miss, si Ma'am Annie, Agni. Si Guanson, Chief of Staff ni Miriam noon. Ah, okay. Mary Garnace. Bernadette, binabati ko rin. Tapos si attorney na nga may concert pa, asan ka pa, sabi ni Vinny. O, kasi yun naman talaga ang gusto ko sa buhay ko. Napilitan lang ako mag-law. Dahil sa lolo ko, mamamatay na kasi yun eh. Sabi niya, mag-take up daw ako ng abuga siya. Eh, since nakakakita ako ng patay, mahirap hindi sumunod, di ba? Kung hindi, gabi-gabi magpaparamdam ang lolo ko sa akin at makikita ko siya. Kaya sumunod ako. Tapos yung mga accounting, gusto kasi ng mga magulang ko para daw madaling makahanap ng trabaho kapag graduate ka ng business. Sumunod naman ako. Eh, ako yung masunurin lang naman. Hanggang ngayon, sunod-sunuran ako. Okay, binabati ko from New York. Wow, Shirley Cabral Mendoza. Like nyo po yung like ha, mga katambay, at share nyo po nang ishare to. From Taiwan naman, si Jesse D. Keen. Janet Ikeda, hi. Delia Munro. Julie Avila, watching from Dubai. Marilu Gallardo, FB Live or sa streaming, yes, meron po sa YouTube. Norma Antahan, wow, sabi ni Murray Lilia, Siren Pablo, shout out from Hong Kong, lahat ng mga friends natin sa Hong Kong, of course, at lahat ng mga OFWs kasi kayo po ang talagang tunay na mga bayani ng bansa at kasama yung mga guro, yung mga public school teachers, dahil sa kanila namumulat sa kaayusan at katinuan at paggalang ang mga kabataan. Okay, nakasalalay sa kanila. Terry Lynn, Beho, Artus. Ang dami, sorry ha, mabilis eh, hindi ko na mabasa yung iba. Yung mga nakikita ko lang kaagad from Jeddah, Mike De Jesus. Ngayon, may magandang balita rin tayo kasi may 200 pala na mga guro na magtuturo daw ng English sa Spain, sa bansang Spain. Yan ay ayon kay Department of Education si ano Secretary Briones. Oo, Leonor ano? Leonor Briones. Oo. So magandang balita 'yon, at least yung mga guro natin dito na gustong mas mataas ang kanilang sasahurin kasi alam naman natin na hindi ganun kataas dito eh, lalo na yung mga nasa public schools, 'di ba? Although ang maganda kasi sa public school system yung benefits naman nila. Pero yun nga, magandang balita yun kasi very proficient tayo sa English eh. Magaling mag-English talaga ang mga Filipinos, lalo yung mga taga Cebu, magagaling sila mag-English talaga, maganda. At saka yung mga taga Baguio, kasi yun ang parang primary language ata nila eh. Oo, magagaling sila. Sa Manila yung English, wala konyotic English ang Manila. Taga Manila ako, pero parang hindi ko type yung English ko. Ayun. So, magandang balita po yan. Ang isa pa, itong si Senator Tolentino, naghain siya na, kasi siya yung chair nitong chair ng committee tungkol sa mga public officers yata. Oo, parang may ganung committee. Ngayon, nagmumungkay siya na taasan ang sweldo at saka mas maraming benepisyo ang ibigay sa mga barangay officials. Ako, agree ako dyan. Kayo mga katambay, agree ba kayo dyan? Kung agree po kayo, pusuan nyo po yung panukala or yung hinihikayat nitong si Senator Tolentino na tumaas ang or taasan ang sweldo
at ang mga benepisyo ng mga barangay officials natin. Ibig sabihin yan, yung mga allowances na nakukuha nila, tataasan, magkakaroon sila ng retirement benefits, tapos yung mga insurance coverage at saka medical and dental coverage. Hindi ko alam na wala pala silang ganyan, ano? Parang maliit lang siguro or baka wala, di ba? Eh, alam nyo, nakakatulong talaga eh. Kasi may mga barangay, of course, may mga barangay officials na sila pa yung pasimuno sa kalokohan eh. Di ba? Kasi na-feature na yan sa TV dati. Yung bang, yung isang kalye eh, sinarado ng isang barangay. Tapos doon nagbebenta-benta ng ano, kung ano-anong mga binebenta, di ba? Para bang, kinuha nila, parang ginawa nilang private road. Yun ang kalokohan eh. May ganyan eh, di ba? Pero meron din namang mga barangay officials na sumusunod at talagang tumutupad. Lalo na sa mga sinasabi ni President Duterte na yung clearing operations, meron ganyan, sumusunod. Of course, number one natin dyan, si Yorme, di ba? Ang ganda na ng Maynila, lalo na sa gabi, yung mga ilaw-ilaw dun sa, ano bang liwasan yan? Yung malapit sa City Hall, napadaan ako doon minsan eh. O, Liwasang Bonifacio? O, yun, o. Ganda na. Di ba nilinis niya yun? May mga dumi-dumi. Nakaapak pa siya, di ba? Kaya Kadiri ay pasintabi sa mga kumakain. Pero ang ganda na siya sa gabi. Yung mga ilaw-ilaw doon. At saka mas maganda. Hindi ka nakakabahan. Kasi dati ang dilim-dilim eh. Nakakatakot. Parang pag pumasok ka, paglabas mo, luray-luray ka na. Di ba? Parang kabulad gahasa ang mangyayari. Ayan. So, sabi nitong si Senator Tolentino, maganda daw magkaroon ng Magna Carta for barangays. Okay. Ah, siya pala yung Senate Committee Chair ng Local Government, LG, Local Government. Right now, meron daw palang siyam na panukalang batas na. Bills pa lang, ah. Merong siyam na. Kaya lang ang problema kasi dito, maganda yung kanyang adikain na tumaas. Ang problema kasi dito, saan manggagaling yung ano pondo para dito? Sana nga mapondohan ito kasi nga may mga panukala, saan ba ito kukunin? Lalo kasi ang kawawa dito yung mga galing sa poor villages eh. Yung mga talagang may hirap na mga village natin dito, lalo sa mga liblib na lugar. Saan kukunin ng pondo dyan? Mayroon nagsasabi kasing panukalang batas na kukunin daw sa General Appropriations Act or yung GAA. Yan yung pinipirmahan ng budget, di ba? So maglalagay doon talaga ng portion para dyan. Or sabi naman ng iba, yung IRA or yung Internal Revenue Allotment na nasa local government code natin, yung daw ang gamitin. Ibig sabihin, ia-amienda yun, di ba? Kasi nakalagay doon may share pero hindi specifically para sa barangay. Towns, cities, municipalities, provinces lang ang nakalagay doon. Eh ngayon depende na yan kasi minsan alam niyo sa politika kasi sa Pilipinas pag yung mayor kalaban nitong si barangay chair wala siyang makukuha, di ba? Kinakawawa kasi hindi naman natin kapartido to, hindi natin tutulungan to. Yun ang hindi maganda eh, di ba? Kaya dapat maamyandahan itong part ito. May mga nagsasabi din gagamitin daw yung real property taxes pero medyo magulo yun eh kasi ang real property taxes ay para dito sa real properties. So kung kukunin mo yan, gagamitin mo sa ano, mukhang malabo yun. Tapos may nagsabi rin na excise taxes daw from tobacco products, mukhang malabo rin yun. Kasi yung excise taxes sa mga produktong tobacco ay ginagamit para sa industriya ng tobacco. Yung mawawalan ng trabaho, bibigyan sila ng pampalit, di ba? Eh kung gagamitin yan sa barangay, parang hindi magkatugma eh. So dapat talaga, sa tingin ko, dapat magkaroon ng special law para dyan na tulungan yung mga barangay officials. Kasi nakakatulong naman sila pag gabi na, tas uuwi ka. May makikita kang mga tanod na naglalakad-lakad at may daladala silang bamboo. Kahit na bamboo lang, bamboo stick. Kahit papano, feeling mo safe ka. Kasi like sa amin dati, alam mo naman ako sa estero lang, di ba? Eh, yung mga pag umuwi ako, naglalakad ako, nakakatakot eh. Kasi parang pagpasok mo, paglabas mo, parang ano ka na, humutubad ka na. Naghahasa na, di ba? Sorry na lang, boklo. So, di ba? Eh, nakakatakot. Pero ngayon, lalo na may mga walang ilaw, di ba? Lalo na sa Maynila, ang dilim eh. Ewan ko lang kung naayos na ni Yorme yan, yung sa ilalim ng LRT. Madilim pa ba? Parang may part pa na madilim, ano? Oo, pero maraming police. O, yun na napansin ko, like kagabi, no? Merong parang nagbanggaan, ano? Parang may nagbanggaan somewhere, eh. Biglang-bigla, ayan, nakaagad yung, ano? Wala pang, siguro, wala pang 1 minute. Oo, so may nag-aaway, may sumunod na naman. So, magaling, ano? Maganda yung ganun. Pero kung ako, kunyari, naglalakad ako sa estero, pauwi sa amin, di ba? At least, meron ng ilaw. Okay, at least, meron ako nakikitang tao na sasaklolo. Kahit na bamboo stick yun, okay na rin sa akin, di ba?
Kasi ang dala ko lang naman karayom, pagkulam. Eh, yung manika ko nasa bahay. Okay, may message dito si Madam Mocha. Sabi niya ganito, paki-announce daw ulit sa program kung pwede. Yes, i-announce natin. Maki-join po tayo sa Million Volunteer Run ng Philippine Red Cross etong December 8. Linggo po yon, Sunday. Sa December 8, to be held sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa mga taga Metro Manila, ang venue daw po ay sa Quirino Grandstand. Okay? Mag-donate and be a volunteer to save more lives. Kasi sa Philippine Red Cross ito. Bisitahin lamang po ang pinakamalapit na Red Cross chapter sa inyong lugar o kaya ay mag-email kayo sa mvr@redcross.org.ph. Ulitin ko po yon, mvr@redcross.org.ph. Mag-email po kayo dyan. Sabi nito ni June Del Rosario at pinapa-announce ni Madam Mocha. So mag-join po tayo dyan, ha? Volunteer run, yung mahilig tumakbo. Ako, mahilig akong tumakbo. Mahilig ako tumakbo dahil hinahabol ako. Si Bokla, mahilig tumakbo dahil siya ang nangahabol. Magbabalik po tayo kasi 12:45 na po. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Yes, ito na naman po tayo. In-adjust na namin yung ilaw kasi parang eye bugs galore ako dito. So, pangit talaga ng ilaw dito. Sorry ah, kasi alam niyo ito yatang studio to nung time na noon, eh wala pa kasing social media, 'di ba? Kaya hindi nakikita ang mga radio anchors. Pero ngayon na may social media na, kailangan mag-ayos naman, 'di ba? Para magbukang tao, 'di ba? Kasi mukha daw akong gasolito. Oh, inunahan na kita, Boklo. Alam ko magre-react ka na naman. Ayan, mas maganda ngayon ang dating sa FB. Nakakatuwa. Ayan. Ngayon, yun nga. Aba, 99 days na lang pala bago magpasko. Nararamdaman na natin yan, ano? Kasi pag naglalakad sa mall, minsan nagpapatugtog, di ba? Pag pumasok ka, may mga decorations na. Di ba? Oo. Ay, kanina may nagpatanong. Sabi daw, yes, sa February po. Next year sa Paco Park po ang aking concert. Yan po ay sponsored by the National Parks Development Committee or NPDC in celebration of the Philippine German Month. Ako po yung opening featured artist sa opening ng Philippine German Month. Next year na po yon, February. I-announce po namin yung details later on pa. Free po to, libre tong concert na to. 1 hour, 6 o'clock yun eh. Normally, ako ko kung binago nila yung oras, pero 6 o'clock ng gabi eh. Hanggang 7. Friday kasi yun eh. So abangan nyo na lang po sa aking page. I-announce na lang po yon. Maraming salamat ha, sa mga nagtanong. Pa-shout out daw, sabi ni John Patrick Gan. Oo, guwaping si to, no? Siren Pablo, shout out from Hong Kong. Terry Lynn Beho Artuz, Meng Abrises, saan yun gaganapin? Ayun, sinabi ko na po, sa National sa Paco Park, Manila. Zenaida Olier, at may kasama pala akong featured artist. Nagsabi na sa akin, nag-commit na siya, yung nanalo sa World Competition for Performing Arts. Nanalo po siya. So, kasama ko. At meron pa ako isasama, isang mga featured classical artist. Kasi classical po yon ang concert ko po. Maria Fe Silvestre Drueco, Zenaida Olier Alegre from Edmonton, Alberta, Canada. Mikey De Jesus, tawag dito. May makulit kasi, nagpapa-shoutout na naman. Alam mo, kasalanan mo to talaga, yung aking ano dito, yung PA ko. Kasi kanina pa niya sinasabi, happy pempem daw. Ala, katanghaling tapat niya. Napaka-ano talaga. No? Oh, si Lord Aguilar Mangi Bunong, watching from Rome, Italy. O mga katambay, masyadong natutuwa po ako at sinasamahan niyo po ako, no? Nasasanay na rin ako dito, no? Okay. Mea Temporanza from Osaka, Japan. Muray Lilia. Love you too, Janet Ikeda. Yvonne Chinky Paka. Ang bait niyo, Attorney Nick. Ayan ang akala niyo po. Joke lang.
Okay. Binabati ko rin kayo. Namimiss ko na po kayo, Ma'am Yvonne. At saka, of course, si si Flor Caballero from Macau daw. Tetsky San Isan Taniedo. Hello po sa Taniedo family ng Camillas, La Paz, and Abarquez family ng Cebu City. O sana manalo si, ano, no? Ganados, di Gazini, ano, sa Miss Universe, no? Yung taga-Talisay, ano? Ganda niya, no? Tapos may gumagaya sa kanya, yung taga-Thailand. Yung ginagaya si Catriona, di ba? Lahat ginaya na, parang, wala ka bang originality, girl? Ano ba? Di ba? Kasi, balita muna tayo ulit. Okay, sabi ni Senator Lacson, dapat daw, yung mga illegal drugs, i-destroy within 72 hours. Kailangan daw strict compliance. Sinihikayat niya yung mga huwes na dapat daw ipatupad yun. Siyempre, yung mga huwes, siyempre, papatupad nila yun kasi batas yan. Ano? Pero maganda rin na malaman natin na dapat talaga itong mga illegal drugs na na-confiscate ay i-ano nila, destroy ka agad kaysa i-recycle. Kasi nga yan ang parang palaging binabanat laban sa mga polis, yung mga planted evidence na kapag may nahuli, syempre ang sasabihin nung nahuli, ay hindi ko dala yan, pinlant lang yan sa akin, yung mga ganung banghanash. Kaya maganda, i-destroy na kaagad, di ba? Maganda yon. Pero dapat at i-check natin ito batas. O meron palang ano, humihirit na may planong ang EDSA daw, tanggalin na ang mga private vehicles during rush hours from 6 to 9 ng umaga, 6 to 9 ng gabi. Bawal ang mga private vehicles sa EDSA. Okay, panukala pa lang yan. Panukala batas. Hindi pa yan batas. Parang proposal lang na ganun gagawin. Naku, paano yan? Sana ako dadaan, di ba? Sa elevated walkways. Ang hirap maglakad doon kung naka-heels ka. Eh, hindi pa naman gumagana yung aking walis. Pero imagine mo, no, kung tatanggalin. Sana merong alternative na daanan. Yung kunyari, C5 pwede. Pero grabe, no, magiging effect niya, no. Ewan ko kung ano sa tingin niyo, mga katambay, payag po ba kayo na yung sa EDSA from 6 in the morning hanggang 9 ng umaga, okay, at saka simula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi ay pagbabawalan ng mga private vehicles. Of course, may exception, yung mga ambulance, yung mga emergency vehicles. So, ang mangyayari, puro mga public transportation na lang para mapilitan yung mga iba na sumakay sa public transport, di ba? Eh, sana maganda yung patakbo ng mga public transportation systems natin, di ba? At sana yung mga tren maayos. Ginagawa yan talaga ni Secretary Tugade, di ba? Inaayos niya kasi ilang bago na napalitan, at saka yung mga sira na dati, ang dami-dami, kada buwan, ngayon nabawasan na eh. So may improvement talaga. Tapos sasabihin itong si Atrevida Lady, underperforming daw. Che! Yun ang masasabi ko sa kanya. Talaga isang malaking che. Kasi nakakainis eh, di ba? Yung kita mo naman, kitang-kita na may taong gumagawa ng kabuti. At saka kilala ko kasi si Secretary Tugade. Na-meet ko na siya. Nabanggit ko rin dito sa DWIZ dati na ilalunch ko lang siya. Kasi nga, maganda yung usapan namin. Tapos na, kumbaga okay. Ano, yung talagang legal na proseso, walang hunky-punky. Nag-uusap kami, tapos di, syempre, pasalamat ako. Eh, parang, gutom na rin ako, no? So, sanabi ko, magla-lunch kami, kasi yung kliyente ko nga, kinukulit ako, sabi mag-lunch naman daw. Or dinner pa yata yon, kasi tagal ng usapan namin. Kasi ang layo eh, pumunta ako siya yung sa Clark Development Corporation eh. Tapos tinanggihan niya, sabi niya ayaw niya ng lunch. Kung gusto daw niya, magpapakapi na lang daw siya. Yung 3-in-1, sinerve niya sa amin. Eh, kami naman, parang sabi na, hindi, ano lang to, parang pasasalamat lang at saka gutom na tayong lahat. Ayaw niya talaga, tinanggihan niya. Sabi niya, ayaw daw niya magkaroon siya ng bahid o may mag-isip. Kaya stricto siya, sabi niya sa lahat ng staff niya, huwag tatanggap na kahit na anong imbitasyon. Di ba? Kakahanga-hanga, di ba? Eh, at saka, nagbabiyahe siya araw-araw galing sa South, pupunta ng Clark. Imagine ha, layo noon. Sasabi nga niya, ang aga-aga daw niya gumigising. So talagang mataas ang respeto ko sa kanya. Tapos may magsasalitang isang atribida, nahihirit lang, hindi ko nga alam kung saan siya nang galing, di ba? Tapos hindi ko rin alam kung anong kanyang school teacher ba siya, hindi ko alam kung anong kanyang natapos, di ba? Tapos nagkaroon pa nga ng kaso yan doon sa kanyang citizenship, di ba? Although nag-decide ang Korte Suprema in her favor,
Pero nakakaduda kasi ginamit lang naman talaga niya pangalan ng kanyang ama eh. At saka alam ko naman sa showbiz ha, sa showbiz, kamarami kong alam dyan, nakakilala, na developmental journalism ang ginagawa ng mga sa showbiz. Yung kailangan lagyan mo sila para mabango ka. Gusto ka nila pag nagbabayad ka sa kanila. Kaya kapag may meron tayong official na tatakbo, ay nako, asahan nyo marami dyan nagbibigay yan sa mga media. Para nga naman isulat sila na maganda, ganyan. Yan ang problema eh, kahit na hindi naman qualified eh. So yun, ano sa tingin nyo? So yun, ito, si isa pang balita natin, si Senator De Lima, yung nakakulong. Di ba yung GCTA, Good Conduct Time Allowance, parang may planong imbitahan siya sa Senado para magsalita. Okay, sige, payag rin naman ako dyan, kaya lang huwag siyang bibigyan ng special treatment. Ano sa tingin nyo? Dapat yan, kung pupunta siya doon, nakasuot siya nung suot ng mga preso, di ba? Kasi nakakulong siya, so dapat nakasuot siya. Ano bang kulay? Orange ba suot or yellow? Hindi ko alam kung anong suot ng mga sa correctional, sa ano, pagbabae. So dapat yun ang suot niya. Saka dapat nakaposa siya. Diba? Hindi pwedeng bigyan siya ng special treatment kahit na senadora siya. Kasi right now, senadora nga siya, pero nakakulong naman siya at yan ay utos ng korte. Kaya siya nakakulong. So kung siya ay pasasalitain, dapat magsalita siya. Sige, payag ako. Ako, payag ako na magsalita siya as a resource person. Kasi ganun sa Senado eh, pag nag-invite sila, puro resource persons yan eh. At hindi pwedeng iimbitan siya pag magsalita bilang isang senadora. Kasi conflict yun eh, di ba? Kasi nga, nung panahon niya, siya yung gumawa ng IRR eh, tungkol dyan sa GCTA na nagka-leche-leche, di ba? Eh, di ba? Tapos iimbita mo siya, magsasalita siya bilang senadora, parang, wait, ano ba to? Parang circus, di ba? Parang anong tawag doon, yung komedya na magsasalita siya, tapos siyempre, detepensa niya sarili niya. Hindi ganun, dapat yung as a resource person, at saka dapat walang special treatment. Kung paliitin ng mga senador ang mga resource persons nila, lalo pag hindi nila gusto, alam niyo, nakita natin yan, di ba, yung paano pagtrato kay file doon, di ba? Kung gano'n nila yurakan, paliitin. Dapat ganun din kay Senadora De Lima. Huwag lang special treatment na iba yung trato sa kanya. Dapat pare-pareho lang, pantay-pantay lang. So yun, batiin ko ulit ito from Macau, Mirasol, Veron. Siren Pablo, ano sabi ito? Paru-parong mabamang lipat. Ay, kalapati pala yun. Sabi ni Georgie Loyola. Oh, from Taipei, Taiwan, Chen Ke Lee. Pinoy ba to? Pero yun ang pangalan niya. Okay. Nel Esponilla. Pero hi pa rin sa iyo. Chen Kelly. Atiliano Kulapo. Almira, share the stream. Opo, share niyo po to ha. Porsche Haboneta, good afternoon daw, sabi niya. Yvonne Chiki Paka. Yes, true. Friend ko is leaving next week as teacher in Madrid. Wow. Congrats sa friend niyo ha, Ma'am Yvonne. Wala pa akong meet and greet eh. Kasi siguro, kasi busy eh. Dahil mag-Halloween na, marami na naman akong guestings niyan, saka tapings. So, siguro yung meet and greet ko baka sa ano na lang before the concert. Dalia Munro, love you from Vancouver. Thanks daw, sabi niya. Baguio, so proficient din sa English. Yes. Oo, si Bokla proficient siya sa maraming lengguahe. Kasi hasang sa andila niyan eh. JM Comanahan, may books si Senator Tolentino tungkol sa urban planning. Yes. At saka sana i-consult din nila si ano, si Paolo Alcazarin kasi magaling na urban planner 'yan eh, si Paolo Alcazarin. At marami pang iba na mga magagaling na urban planners. Rogelio Jr. Tolentino, good news din attorney, yung sumuko na yung batang babae na naging NPA. Wow, meron pa lang ganoon ano, na reunite na with her family at napatunayan na hindi siya hostage ng militar. Yes. Ay, yun nga maganda, kaya gusto ko maimbitahan yung datu kasi kinikwento niya sa akin yung experience niya, nila, yung tribu nila sa ginagawa ng CPP-NPA, kaya maliit ang tingin sa kanila. Maganda maimbitahan niya, pero ipapaalam muna natin kung pwede, no? Bisita siya dito sa studio natin. Carmela Guerrero, yes, barangay officials benefits daw. Batiin ko rin, Patricia, hi Patricia, I miss you. Message mo ako. Cornel Bongko, hi daw. Tapos si Edna de Guzman Biguasen, mga katambayan sa Carambola, good afternoon daw sa lahat. Naku, ang dami pa pero hindi ko na humababasa. Ang dami kasi inabot na naman po tayo ng isang oras. Naku, mga katambay, mga tambayers, pasensya na po kayo. Anong susunod na program natin? Kay
Sino ba? Ayun. Oo, In the Heart of Business po ang susunod na programa kasama si Miss Maru Pahati Sarne. Pasensya na mga katambay, magbabalik po bukas ang tambayan. Ang oras po natin ay 1:00 na ng hapon. Maraming salamat po. Tambayan sa DWIZ.